Okay, in this episode of First Frankie, tuturuan ko naman kayo paano mag-destroy it yourself, EPS foam, natunaw, gawa ng maling resin. Ito kasi yun. So, may sira yung board ko. May tama na naman. Gusto ko sana siyang ayusin ng tama kasama ng may cloth para matibay pa rin yung pagkagawa. Kaso nga lang, na-discover ko na merong mali. So, una, nilinis ko muna yung board. Tapos, tsaka ako tinignan grinder ko. Kinaskas ko yung pinaka-outer layer nung butas. Initially, ang plano ko talaga, pakita sa inyo paano gamitin yung Q-Cell. Isa siyang additive para din sa mga resin natin para mas magaan pa rin yung resin na ilalagay mo. Parang filler talaga siya. So, yung napansin kong tama niya is sa dalawang part. Isa sa may nose, tapos isa sa may tail side. Parehas na may crack. Yung sa likod naman, ang nangyari, parang nag-channel na bumutas sa dalawang side. Sa may tail side, pati sa may rail side. Yun nga lang, yung available resin na meron ako ngayon is panis na. Nag-gel type na. Dahil napanisan ako ng resin, bumili ako ng bago. Resin. Oh my God. Yan tuloy, hindi ako naka-serve today. Blessing na din kasi napansin ko medyo malalim-lalim pala yung butas. Dati nung ni-repair siya, natapalan lang siya. Pero yung butas niya, yung may air pocket pa rin sa loob. Ako, tinanggal ko tong ibabaw para makita yung buong air pocket. Tapos tinanggal ko lahat. Kaya makikita mo, hanggang dito lang yung pinaka-resin sa labas lang. So ito, tinanggal ko. Kakabit ko lang ulit yan para buo pa rin yung itsura. Kung makikita may loob, mayroong resin na natuyo. Okay, ang tansya ko dito, posible na hindi alam na nagpalit na natunaw yun. Ano eh, yung foam. Sinek ko further, nag-investigate pa ako dun sa butas na meron. Mahinala ako, EPS ang foam nito. Kaya natunaw yung paligid nung nalagyan ng resin foam niya. Ngayon, yung poly na resin na kinabit niya, tinunaw niya yung mga nasa gilid na foam. So, kaya ganito kalalim yung inabot ng butas. Ay, okay. Double check ko kung EPS foam to. Magtatawag din ako ng mga tropa kung tama bang EPS foam to. And then, finally, yun ang nangyari. Naging destroy it yourself na siya. Tinignan ko ng maigi. Tapos, ito yung realization ko. Yung dating ni-repair, tunaw lahat to. Tapos air pocket siya. So, dapat ang ginamit niya, epoxy resin. Lesson today, alamin kung EPS o PU. Okay lang yun, ganyan talaga. Pero dahil nandyan yan, ayusin na lang natin siya, tapos ayusin natin siya ng tama. Ito yung reason kung bakit nabutas yung foam natin. Gawin natin mas simple. Meron kasing dalawang klaseng resin, tapos dalawang klase ng foam. Una, meron tayong poly na resin, tapos epoxy na resin. And then, para sa foam, meron naman tayong EPS na foam, and meron din tayong PU na foam. Ang poly na resin, nasushoot siya sa PU na foam. Yun lang. Ang epoxy na resin, nasushoot siya sa PU and EPS na foam. So, ganun lang. Pag ginamit mo yung poly na resin sa EPS na foam, ang mangyayari, tutunawin niya yung EPS na foam. Yun yung nangyayari sa board ko. Ngayon, kung ganun pala yung mapangyayari, bakit ka pipili ng EPS na foam? Merong mga characteristics ang EPS na foam na mas maganda sa PU na foam. Meron din mga characteristics naman ang PU na foam na mas maganda sa EPS. Conforme na lang yun sa gumagawa or nagpapashape. Kung ano yung mas gusto nila, kung ano yung mas bagay. Sabi nila, mas responsive daw ang PU-poly combination. Tapos, mas magaan naman ang epoxy. So, depende rin yun sa nag-shape. Depende yun sa rider, kung ano talagang gusto nila. Pero honestly, sa ating mga baguhan, hindi mo naman siya gaano mararamdaman or mas nafe-feel siya ng mga pro talaga kasi yung mga maliliit na bagay na yun, eh, kailangan nila para makapag-excel dun sa kalaban nila. Ngayon, alam na natin lahat ng yun. Ang lesson dito is, kailangan alam mo kung ano yung foam na ginagamit mo. Tapos, alam mo rin kung ano yung type of resin. Para, pag dinala mo siya sa magre-repair, alam nila kung ano yung kailangan gamitin na materials for your board's repair. Yun lang yung lesson. In the next episode, tatapusin natin yung board. Sa totoo lang, okay na din na hindi natuloy. Napanis na yung poly ko. May dumating na akong bago, pero I guess gagamitin ko na lang siya for another board. Tapos number 2, may air pocket pala sa loob. So, yun yung panggagalingan kasi ng delam eh. So, lalong lalala yung magiging delamination. So, blessing na rin na nagkaroon ako ng
butas tapos time para ayusin to. Alright, see you in the next episode. Tapusin natin yung board next time. Bye!